And here is our beef bulalo. Wow! So instead of boiling this for 3 to 4 hours in a pressure cooker, ibuboil natin siya ng 1 hour. Dahil bulalo, siyempre, pag bulalo, masarap yung bone marrow. Mmm! Kasarap. Mmm! Mmm! Tumataba ako sa goma at home. Kain na ako ng kain eh. Hello everyone, I'm Richard Gomez and welcome to Gom at Home. Ilang araw na kasi nag-uulan eh, tapos malamig ang gabi, di ba? So, gawa tayo na ano, mainit na bulalo. Sarap! Tapos yung bone marrow niya, sip-sipin mo lang na gano'n, no? Sarap! No? So first, gawin natin. So, itong mga bulalo, you can buy this in your favorite supermarket. Depende sa laki na gusto niyo. Tapos maganda yung putol nila, pantay na pantay kasi pinuputol na ito na frozen. Kaya nila na-achieve yung ganyang klaseng putol. Lalaki yun. Laking baka nito ha. Baka. No? There you go. Okay. So instead of boiling this for 3 to 4 hours in a pressure cooker, iboboilan natin siya ng 1 hour. Huli na yan. So lalagyan natin siya ng water. Okay. Doon lang tayo sa maximum level na ano, ng tubig na inaalaw ng pressure cooker. There you go. Lalagyan natin ng onions, no? Ito onions, oh. Yan. Damihan natin ng onions. Sarap kaya yan. Remember, onions, pag naluto yan, becomes sweet. No? Tapos lagyan natin ng garlic. Lagyan natin ng maraming pepper. Saka bay leaves. Yan. So, ito na yung initial na pampasarap natin. Okay. Pampabango. Laurel. And then, we'll put our black pepper. Damihan niya. Good. Yun. Luya. Aleluya. Yun. Hallelujah, hallelujah, yan. Hallelujah, yan. Kaya mahal na mahal ako ng mga pare. Alam ko yung kanta sa simbahan. Oh, alam ko lahat yan. Yan. Okay. Let's close it. Nice. 1 hour. Yan. Nakita ba ang sobrang luya dito? May sobrang luya dito. Gamitin na natin. Bago kumulo yung tubig, ilalagay ko na ito doon. Habol ko lang. Sarap na maraming luya. Para pag paghigop mo na sa baho. Yun. Solve. Oh. There you go. Okay. Then let it boil. I'll just peel yung potatoes natin. Sa ng knife nito, sharp. Ganda. Nice. Okay. Gawain ng lola ko to eh. So now, gagawin natin, after natin ma-pressure cooker yung bulalo natin, what we'll do is transfer it here. Okay? Tandahanin natin. Yan. So 1 hour natin pinalambot yung bulalo. Good. Wow, good. Yun. Thank you.
We'll continue boiling this. But at this point, sama na natin yung veggies natin. Okay? Sama natin yung corn. Yun. That's it. And then, bigyan natin ng potatoes. Okay. And okay. Once it's boiling, doon natin ilalagay yung petchay at saka yung ano, yung beans natin. Okay, we'll just close this, then let it boil. Kumuha lang ako ng sili sa refrigerator. Kumuha lang ako ng kalamansi. May nakita ba akong repolyo? Sama natin yung repolyo dito. Okay? Nice! Ito yung lid natin na veggies. That's it! Bagsak na natin. At this point, malambot na yung potato natin. Yun. And then, bagsak na natin to. Yun lang siya. Plus this one. Yun lang. And then, pechay. Sarap na pechay. Go. That's it. Kundi pa. So now we serve. Ganda natin. Kailang maganda yung kulay niya pag-serve. Para appetizing, di ba? Pag kumakain yung tao, laging appetizing yung pagkain. Parang sarap-sarap kainin yung pagkain, pag ganun. Umuulan, no? Sa ulan. Oh. Tamo, tamang-tama ito niluto natin, no? Binabagyo tayo dito, oh. Hmm? Very nice. So, meat natin, yung bulalo. Yun. Ayun. Yun. Pang-meat. Okay, good. And here is our beef bulalo. Wow! Tamang-tama ito. Umuulan. Parang bumabagyo ng konti. Parang ganun yung dating. Mainit yung sabaw. Tapos lagyan pa natin ng konting ano? Chili. No? Perfect. Ito yung ginagawa ko siya. Pwede ano eh. Lagyan mo na ng konting toyo para medyo salty or pwede ano, call this kalamansi. Yan. Yan, kalamansi. Pagkasarap yun, kalamansi. Nice. Toyo. Dami ko niyan, toyo. Oh? Pati lang. Yun. Game na to. Hmm? Haluin mo na ganyan, no? Siyempre, banghang na yan, di ba? Pagsak natin dito. Hmm? Tatikman natin. Woo! Perfect! Tapos,
Dahil bulalo, siyempre, pag bulalo, masarap yung bone marrow. Yun! Nahulog yung bone marrow. Nako! Mm. Kasarap. Huwag kayo matakot kumain ng bone marrow. Bone marrow is very healthy. It's good for your health. Ang dami yan to. May glucosamine, may vitamin B12. Halo-halo to. It's good for your production of red and white blood cells. Ang daming health benefits ito. Sa una, natatakot tayo kumain ano eh. Yung bone marrow. Pero ngayon, scientifically proven, it's good for your health. Pero baka rin sa sobra. Siguro mga twice a week na kain ito, mahaba-haba ng buhay mo nun. Ba, lambot? I'm telling you, it's just as good as kung niluto mo siya ng 4 oras. Tumataba ako sa goma at home. Kain na ako ng kain eh. Thank you so much for joining me right here at Goma at Home. Please like, share, subscribe, and press the notification bell. Okay? So thank you so much for being with me. On a rainy day, perfect itong mainit na bulalo. Tamang-tama yung timing ng pagkagawa natin. So do this in your own kitchen, share with your friends, and enjoy it with your family. I'll see you again next time right here in Goma at Home. Bye.